vulcanizing shop to motorcycle parts. Paano natin i-convert ang ating vulcanizing shop to motorcycle parts? So yung unang ginawa ko guys is nag-ipon muna ako para makabili ako ng mga inner tube, lahat ng mga size nila binili ko para kung may gusto magpalit ng inner tube may maibigay ako. So kung hindi nyo pa masyado kabisado yung mga size ng inner tube, maglalagay ako dito ng mga listahan nila kung ano-ano ang mga size nito. So guys, ito yung mga common size na ginagamit ng mga motorcycle natin dito sa Pilipinas. Sa itaas yung 185/17 yung size niya, pinakamaliit. Pababa yung 300/17 is yung pinakamalaki. So kung medyo nalilito kayo guys sa size niya, yung 250 is yung laki ng kanyang tube or inner tube. Yung 14 at 17, yan yung ikot niya or laki ng gulong. Yan yung size niya. So paano ako nakapag-ipon? So sa totoo lang guys, nung nag-start pa ako, 2 hanggang 1 lang per day yung nabubulkit ko araw-araw. So mahina. So dapat palakasin natin yung bulkit muna. So ito yung mga price ko sa aking vulcanizing shop. Yung motorcycle is 40 PHP, bike is 30 PHP, additional per hole is 10 PHP kapag 2 yung butas ng motorcycle. So magiging 50 PHP na ito. So yung hangin is 5 PHP. Guide price ko lang to guys, so nasa sa inyo na yun kung magkano ang i-price nyo sa bulkit nyo. Tips para lumakas yung bulkit natin. So una is price. Dapat mababa tayo sa ibang vulcanizing shop. So wag naman masyadong sobrang baba. Yung may difference lang sa kabila na 5 pesos, okay na yan. Next is consistent. So dapat hindi magbago yung price mo. Hindi ka dapat nag-close ng ilang araw tapos magbalik ka, open ka naman agad. Hindi dapat ganun. So dapat yung oras, kung anong oras ka mag-open at anong oras ka mag-close, hindi yung magbabago. Para madali matandaan ng ating mga customer. Next is customer service. Kahit yung simpleng pagbigay lang ng upuan sa customer mo, okay na yon. At dapat kapag nagbulkit ka sa kanyang motor, ay itrato mo din yun na sarili mong motor para magustuhan niya yung trabaho mo. Sa awa ng Diyos ngayon, nagmiminimum na ako ng 5 or more everyday na bulkit. So 5 times natin ng 40 is 200 PHP. Bulkit lang yan. So meron pang pahangin, meron pang magpaayos ng motor at yung iba pa. 200, so i-times natin yan ng 30 days sa isang buwan, meron na tayong 6,000. Note, sa bulkit lang natin kinuha to. So kung marunong kayong magkumpone ng mga motor, mas mabuti yan. Kasi nagpa-plano tayo na mag-motorcycle parts. So yung 6,000 na naipon natin, yun yung gagamitin natin para sa mga inner tube, para makapag-start na tayo ng paunti-unti. Kahit times 5 lang every size ng tube. Yun guys, consistent lang tayo dapat. Kapag nakapag-ipon na tayo ng at least 15K, pwede na natin itong ikuha ng mga pisa ng motor. Ito guys, yung mga fast-moving parts na kadalasan nabibili sa mga motorcycle parts. So first is oil, bearing, brake pad and brake shoes, cable, clutch, throttle, brake, speedometer, choke. So yung mga lights, headlight at mga signal light. May sukat ito na T10 at T13. Spark plug, set cover, oil cell, gasket at mga accessories.
So guys, may mga pisa pa ako na hindi nabanggit dito sa video na to. Pag-aralan nyo lang kung ano yung mga kailangan yung ibenta dyan, kung anong mga pisa na malakas o anong mga aksesory na madaling ibenta. So yun guys, kung may katanungan kayo, comment nyo lang at huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.